So yo mga kadiskarte, what's up? Good morning, kumusta po ulit? Kumusta ang buhay? Kumusta ulit ang paghahanap buhay? Kumusta ang diskarte ng buhay? I-update lamang po namin kayo ng mga kadiskarte sa ating project, yung pagtatanim ng pichay. Kasi after 13 days siguro ng mga kadiskarte, kukumustahin natin yung ating itinanim, yung ating sinabo, yung direct seeding na pichay na ating na-prepared, no? Kaya lang yung kamakailan, umulan po dito sa atin at lumubog po yung seedbed natin. Nakalangan natin ng mga kadiskarte, hindi nakasurvive yung ating mga pichay. So dapat sana nabigyan natin sila ngayon ng kanilang nutrients or pagkain. Binigyan natin sila ng apuno or fertilizer. Tulad ng sabi, naibigay natin sa kanila uli yung humus plus or humus or humic acid or fulvic acid ng mga kadiskarte. Kasi yun siya ang silbing mag-aabuno na rin sa ating pichay. So, come on mga kadiskarte, tignan natin yung ating pichay na itinanim. Yun. Anyway mga kadiskarte, sa nakikita nyo ngayon, meron pala tayong ipakita sa inyo ng konti ngayon. No? Konting flex lang. Yung nakita nyo ngayon na itong birdie-birdie na halaman sa harap nyo, ito yung tinatawag natin na Madre de Agua. Ito yung na-features natin before. Na yung Madre de Agua ay sagana siya sa propina at the same time, malaki po yung potential niya para sa ating mga alagang hayop, lalong-lalo na kung magbababuyan tayo, meron tayong kanding, meron po tayong yung mga hayupan. Manok, pato, yun, pabo. Ito yung Madre de Agua, ang isa sa pinaka-beneficial na tanim. Kasi base sa ating napag-alaman, base po sa Department of Agriculture, itong Madre de Agua ay sagana po siya sa crude protein. Yeah, malaking source po siya ng protina. So, nagtanim ako dito. Hindi pa nakaabot ng isang taon. Ito, mayabong na. Ang balak kasi natin ito, i-propagate, ebenta online. Kaya nagtanim tayo ng maramihan. So, good news and good thing dahil meron ng nag-tie up sa atin, yung kasama natin, shoutout pala sa kanya, kay Province Life TV. At dahil sa kanya, meron tayong projected na mga buyers dahil sa kanyang network ng mga kadiskarte. So, marami-rami na rin ito if ever na mag-mature na sila na pwede na natin mapagkuna ng similya or seedlings ng mga kadiskarte. Ayan. Marami-rami na rin ang naitanim natin. So, meron pa yan siya doon. Ayan. So, nandito sa harapan nyo yung ating Pichay. So, ipakilala mo ang pichay natin. Ang pichay po namin mga kadiskarte. Ayan. Malaki na po. After 10 days po ng mga kadiskarte, dapat sana namigyan natin sila ito ng abuno ngayon. Kaya lang, umuulan. Dito yung sinasabi ko sa inyo before, yung umulan kamakailan, mapapuyan siya dyan. Lubog na lubog po yung ating mga halaman o tanim na pichay. At nilagyan natin na lang ng kanal dito. Ayan, daluyan ng tubig para masurvive po sila. Kaya, ayun, ito nangyari. So, sa nakikita nyo, ito yung 10 days old natin na pichay. Diligan po natin ito ng abuno uli. Humus, no? Humic and fulvic acid. Kaya papakainin natin ito ng mga kadiskarte para lalong yayabong. Sa susunod mga 20 days, no? After, ang goal kasi natin dito, after 30 days. So, 10 days na ito. After 30 days, simula sa pagsaboy, ay ma-harvest na natin. So, ito sa nakikita niya ng mga kadiskarte. Kung sa nursery ito, pwede na ito siyang ma-transplant. Kaya lang, sa atin ngayon, ang ginawa natin ay direct seeding. Kaya, yon. Andyan na sila. Nagiging mayabong na sila. Nag-penetrate na po ang kanila mga ugat. So, ang kailangan lang natin sa sunod na mga araw, i-cultivate lang natin yung tabi-tabi niya na magkakaroon sila ng erosion, kumbaga pa. Mag-circulate yung hangin sa kanyang ugat, sa kanyang puno, no, mga kadiskarte. Pero, ang gawin natin, ngayon, pwede pa siguro tayo makadilig ng ating abuno, yung ating fertilizer, yung ating humus plus or humic acid or fulvic acid.
No, mga ganun. Ano masasabi mo sa kanila? Doon ka? Doon, doon, doon. Hi, hello. Yan ang ating part. Hello, mga kadiskarte! Oo, sino yung shoutout mo? Anyway pala, no, mga kadiskarte, bago po natin simulan ng pagdidilig, shoutout mga pala, no, sa ating mga kasamahan, sa ating mga taga-sugid na taga-subaybay dyan, no, mga kadiskarte. So, come on! Magdidilig po tayo. So, yung mga kadiskarte, hindi na tayo mag-mention ng, marami naman kasi, no, hindi na tayo mag-mention ng brand na mga humic acid or fulvic acid. Marami naman nakikita dyan sa agricultural supply nyo. Yes. Hindi ko na po ibabanggitin yung brand ng humic acid or fulvic acid na ginagamit ko. Acid na ating gagamitin. Basta, ang ginagamit natin is humic acid or fulvic acid. In short term, ito yung tinatawag na humus. So, ito po yung ating timplada. Sa isang balding tubig, maglalagay po tayo ng isang kutsarang humus or humic acid, fulvic acid. Tutunawin lang po natin ito sa isang balding tubig. Ang mga isang kutsara, tama na po yan, isang kutsara sa isang baldi, and then enough na po yan siya na mag-itim. Ayan, ito na po ang selfie nating sabuno ngayon. Ang selfie nating pakain sa ating halaman or ating pichay, no? So, ito yung itidilig natin ngayon dahil kailangan nila ng abono sa ngayon ng mga kadiskarte. After how many days, makikita na natin ang pagka-birdie-birding mga gulay natin. Anyway, no, mga kadiskarte, yung gamit natin ay purely organic po yan. Hindi po yan siya synthetic. Yan, ito na po yung ating itidilig ngayon. No? Sampo lang siya ang ating ginagamit. So, hindi po yan siya ng mga kadiskarte. Hindi po ito lason dahil purely organic po siya. Galing po siya sa humic acid at saka fulvic acid. So, rich po siya sa ganong klaseng nutrients. So, klika. Klika yung nutrients. Yan. Didilig na po mga kadiskarte ang aming pichay! Yay! Ay, hindi na naman. Ganyan lang magdilig. Ganoon lang po magdilig. So, ayan. Tapusan natin ang isang plot. Dito tayo sa kabila. Dalawang plot. Yan, dalawang plot na po ang nagpapalit. Ay, nandilig. Dito. Ayan naman. Dito po. Ang last natin. Last plot. Ayan, tapos na po tayo ng mga kadiskarte. Ang unang pagbigay natin ng fertilizer. After 20 days, lagyan po natin sila ulit. Tingnan natin after 20 days ito. So, sana magiging successful tayo. So, meron pa tayo natirang sobra, no? Meron tayo mga halaman dyan na pwede nating pagdiligan. Hindi kayo. Ayan, meron tayo kasing
Hello, yan po ang mga kabahay. Yan po. Na pwede nating lagyan ng abono. Ito greeny, leafy vegetable na alugbati. My favorite. Ayan. Yan, kamuti tap. Kamuti tap! Kamuti tap tayo dito. Ang saluyot. Yan. Saluyot na niya sa likod. Oh. Meron tayong saluyot. Yan. Meron tayong talong, isang peraso, at meron tayong bago pa, dito. Lagyan mo daw kunti yan. No? May papaya. May yan. May papaya to? At yung natira natin ng mga galit natin. Ay, may bago tayong Daya! Yan po nga kadiskarte, ang bago naming tanim. Meron tayong luya dito. Yan. Kasama ang kanyang partner ang oregano. Oregano. Yun. Ano ito? Kalabas? Kwan to? May nagsaboy ng kwan dito? Na. Tapos na po tayo. Meron nagsaboy na? Meron pa tayong isa. Pwede pa to. Next batch. Hanggang sa pagkuhan. Marami po tayong mapipili dyan sa ating agricultural stock na agricultural supply na mga kadistan. Yay! So, yun naman po ang magiging... Wait for me. Yun. So, yun naman po magiging nagiging ganap natin sa araw na ito ng mga kadiskarte. Sana nag-enjoy po tayo sa update natin sa ating bagong project, yung pagtatanim ng pichay. Na ang tanong natin, ang ating project ay may pera ba talaga sa gulay? Yes! Ating pera ba sa gulay? Yes! May pera ba talaga sa gulay? Yes! Subukan natin sa pagtanim, sa pag-alaga, sa pag-harvest, hanggang sa pagbenta. Abangan niyo yan ng mga kadiskarte. So, yun naman po ng mga kadiskarte. Hanggang sa susunod, mga video update episode ng ating pagsasama. Siguro hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Ano masasabi namin sa inyo ay... Adios, Baker! And we always love you! Salute!